3 oras ang itinagal ng testimonya ni Chief Justice Corona. Sa kanyang opening statement, agad niyang pinatutsadahan si Pangulong Noynoy Aquino. Ginamit daw kasi nito ang buong makinarya ng gobyerno laban sa kanya. Makailang beses pa siyang naging emosyonal sa gitna ng kanyang mga pahayag. Live mula sa Senado, my report, si Ruth Cabal. Jessica, punto por punto ang sinagot ni Chief Justice Renato Corona ang mga alegasyon laban sa kanya. Tinuturing niya daw ang mga ito na puro imbento at pawang kasinungalingan lang. Ito ang pa ng magsimula ang impeachment trial, ang pagharap ng mismong akusado, si Chief Justice Renato Corona. Malinis po ang aking konsensya. At ito po ay sinasabi ko sa sambayan ng Pilipino. Uulitin ko po. Malinis po ang aking konsyensya. Malinis po ang konsyensya ng aking pamilya. Wala kaming ginawang masama. Wala kaming ginawang kawalanghian. At yan ang dahilan kung bakit ako ay buong loob na tumitindig dito sa harap ninyo at sa harap ng sambayan ng Pilipino na walang takot, walang nervyos, sapagkat sigurado po ako, sigurado po ako, wala akong kasalanan, wala akong ginawang katiwalian, at ako ay hindi nagnakaw sa gobyerno. Proseso ng saligang batas para yurakan ang aking mga karapatan. Kung talagang malakas yung inyong kaso na isinampas sa akin, bakit kayo kailangan mag-imbento ng ebidensya? Sagutin po ninyo yan sa taong bayan. Bakit kailangan mag-black propaganda? Ako po ay isang matagumpay na abogado na ng maraming taon. Hindi naman po katulabas ng prosecution na ako'y kung sino lamang patabi-tabi dyan na biglang yumaman nung ako'y pumasok sa gobyerno. At ito po'y sinasabi ko sa inyo, kamali po kayo. Diretsahan niya rin inakusahan ang administrasyon ng Pangulong Aquino na siyang nasa likod umano ng pagpapa-impeach sa kanya. Ikita niyang kawala ng Hacienda Luisita sa pamilya Kuwangko. Lahat ng nakita ko rito magbuhat itong impeachment trial na ito ay hatred, galit sa isang tao, ansa sa isang tao. Bakit po ba ganito ang galit sa akin nitong administrasyon ni Pangulong Aquino? Ano ang kasalanan ko sa kanya? Ano ba ang kasalanan? Wala akong pagkakasalang alam ko ang matinding galit ng hasyenderong Pangulong sa pagkakatalo niya tungkol sa Hacienda Luisita. Ang lupaing ito ay pinahiram lamang sa kanila. Itong lupang ito sa mga ninuno sa lukuyang magsasaka. Halos 60 taon na pinakinabangan at pinagkakitaan nila ang Hacienda Luisita. At pagkatapos ngayon, ayaw na nilang isoli. Pagkatapos ngayon, ay gusto pa silang bayaran ng bilyong-bilyong na kapalit. Gusto rin daw ng Pangulong Aquino na kontrolin ang 3 sangay ng gobyerno. Tiunti na raw namamaniobra ng kaliwa ang pamamahala sa gobyerno. Tinukoy niya si Presidential Advisor for Political Affairs Ronald Yamas ng militanteng grupo at party list na Akbayan. Ang pagmamaniobra at pagsaliwa sa pamamahala at ang kanilang napipitong takeover ng ating bansa. Tila kaya ay hawak na hawak ni Ronald Llamas at ang kanyang mga kakosa sa leeg ang Pangulong Aquino. Pero walang sa kalagitnaan ng kanyang tila palabang pananalita, nang mabanggit ang kanyang pamilya. Simpleng bahay, buhay at tahanan lamang. Hindi man kami aircon sapagkat napakadali po namin magkasakit sa lamig. Sa maniwala po kayo at sa hindi, kami po ay walang katulong sa bahay.
at yan ang sinasabi kong katotohanan sa inyo. Ganong kasimple po ang aming pamumuhay. More than 40 years na kami mag-asawa. Wala po kaming nabiling mamahaling property sa buong buhay namin. Tulad ng magagarang bahay sa exclusiveng subdivision o di kaya'y mamahaling kotse o painting. Kaya hindi naman po nakakapagtaka na marami po kaming naipon. Kaya nakakasakit po ng kalooban. Totoong nakakainsulto na matapos kami magtipid at mag-ipon for almost 45 years, kami po ay tatanungin ngayon at sasabihin sa amin, bakit ka maraming cash? Siguro magnanakaw ka. Pinaliwanag din ni Corona ang lumabas noon sa hearing na gulo sa kumpanya ng kanyang misis na Basa Gidote Enterprises Incorporated o BGEI. Kumpanyang nabili ng kanyang anak na si Carla ng 28,000 pesos lamang kahit pa meron itong asset na higit 34 million pesos sa bangko na napagbentahan ng lupa sa Maynila. Ang paliwanag nasa malalim raw na hidwaan sa pamilya ni Mrs. Corona at ng pamilya ng kanyang tsuhing si Jose Maria Basa III. Naroon ang ilang miyembro ng pamilya Basa at habang nagsasalita ang Chief Justice, daluha ang ilan sa kanila. Naagaw raw ng tsuhin ni Mrs. Corona na si Jose Basa III ang isang property sa Libis na nagkakahalaga ngayon sana ng 2.5 million pesos. Hindi po si Mr. Jose Basa ang inape. Siya po ang nangape sa aking mother-in-law at sa pamilya ng aking mother-in-law. Wala naman po siyang trabaho eh. Buong buhay naman niya, spoiled brat po eh, anak mayaman. Tuwing may kailangan po, takbo kay mama, kay Lola Charing, hingi ng pera. Pag walang pera yung matanda, sige, benta kaliwat kanan. Sa statement ng anak na si Carla na kanyang binasa sa korte, sinabi nitong dehado daw sila dahil hindi nabayaran ang danyo sa napanalong libel case ng ina laban sa mga Basa na umalis daw ng bansa para umano hindi makulong. Pinunto rin itong 22,000 pesos lang daw ang tinalagang halaga ng shares na kanyang binili ng 28,000 pesos. They were guilty of destroying mommy's reputation and making her suffer the pain, the anguish, the sleepless nights, the emotional turmoil, the damaged reputation and endless adverse effects of such crimes. No compensation, in fact, is sufficient to pay for their crime. The valuation of the shares that he exposed to bidding was provided by Mrs. Corona. I just want to put this on the record. Inulit din ni Corona ang dati na niyang pagtanggi na aabot raw sa 45 ang kanyang real estate properties base sa mga naunang pahayag ng prosekusyon. Nag-iwan din siya ng hamon sa 23 senador atol kung dapat nga ba siyang ma-impeach o hindi. Walang katotohanan at pawang kasinungalingan ang pinaparatang sa akin. Meron pa hong isang senador na nagsabi, nahuhubaran daw niya ako sa publiko. Tignan po natin. Jessica, lahat ng mga sinabi na yan ni Corona nung una, no, pinayagan niya ni Presiding Officer Enrile na tanggapin bilang bahagi ng kanyang testimonya. Pero dahil nga nagkaroon ng kaguluhan ng latter part nga ng hearing, ang sabi ni Enrile ay depende pa rin daw yan kung magpapakita bukas ulit itong si Chief Justice Corona, dahil kung hindi daw, isa strikeout daw from the record lahat ng sinabi niya at posibleng magdesisyon na itong impeachment court. Jessica. Ruth, ano ang reaction ni Senator Drilon at yung mga congressmen na prosecutor dun sa hamon ng Chief Justice na dapat gayahin siya, although he signed the waiver himself, no? Pero parang towards the end, meron parang conditional clause eh, na kung kailangan, i-declare din nila o buksan nila yung mga accounts nila. Pero hindi niya naman sinabi na kung hindi niya gagawin din yung pagbukas ng mga accounts niya.
Ano ang reaction nila dyan? Parang pare-pareho din naman halos kasi several interviews dun sa PROSEC and then kay Senator Drilon na sinabi nga nila na medyo tinawanan nila itong hamon na ito at sinabi naman nila na hindi naman daw sila yung nalilitis dito sa kaso na ito kaya bakit naman daw nila kailangan pang gawin dyan. Yan, although there are some in the PROSEC na na-interview kanina na sinabi nila na pwede naman daw mangyari yan pero dapat nga din daw talagang buksan na daw muna nitong si Corona yung kanyang mga sinabi kanina like yung kanyang dollar accounts and yung kanyang mga properties. Dapat din daw ay ituloy na lang niya yung sinabi niyang pagsanya ng waiver at huwag nang gawing condition pa na dapat lahat din nung pumirma sa impeachment complaint at itong si Senator Drilon ay magbukas din ang kanilang mga accounts and other bank deposits, Jessica. Okay, maraming salamat, Ruth Cabal.